OFW sa Malaysia dahil nauuso yung ganitong mini vlog. Try natin. 7 AM usually ako bumabangon para mag-ready pagpasok sa work. Antok na antok pa ako dahil di talaga ako morning person. Tapos ayan, naghilamos muna ako gamit tong Brilliant Skin from Miss Glenda nung bumisita siya dito sa Malaysia. Thank you, sis! Around 7:15 na, so mag-half bath lang tayo para mas mabilis. Dahil di ako kumakain ng gulay, ito na lang yung iniinom ko every morning. Ayan, pampa... Alam niyo na, pampa number 2. So, sobrang sarap niyan kasi lasang apple. Nag-ayos na ako ng buhok. Sobrang dali lang nito. Mermaid iron yata yung tawag dyan. Concealer, eyebrow pencil, blush. Mabilis lang din ako mag-makeup. Tapos, ayan, powder, lipstick. At tinry ko yung trend dito sa TikTok kaso medyo fail. Katana wins. Wala kaming dress code sa office, so ito yung outfit ko for today, and pwede rin kahit naka-pajamas. Di talaga ako nagbe-breakfast, pero kagabi pa ako nag-crave sa pillow, so kumain muna kami. Tapos ito yung favorite ko talaga, Yakult. Kaya ko itong ubusin ng segundo lang. Malaysian Chinese yung boyfriend ko. Ihatid niya ako ngayon sa work dahil mamaya pa yung pasok niya. Pero usually nagtitrain ako para mas madali at saka mas tipid. Di pa ako pwedeng mag-drive dito sa Malaysia kasi wala pa yung international license ko. So nasa kanan nga pala yung manubela nila dito, tapos keep left sila. 8:45 nakarating na ako sa work. Di ko sure if lahat ng Malaysians clingy, pero lahat ng friends kong lalaki very very gentleman at malambing. Naglakad na ako papunta sa office. Sa KL Central nga pala tong office namin. First time kong i-share yung office namin. So 3 years na ako dito sa Malaysia, 2 years as flight attendant, tapos 1 year naman as social media executive at creators engagement. So kung may kilala kayong content creator na gusto makipag-collab sa kumpanya namin, message nyo lang ako. 9 AM andito na ako sa office. Usually pag ganitong oras, chine-check ko yung emails, magre-reply at follow up sa mga talents or influencers, magpe-prepare para sa meetings. At ito nga pala yung work laptop ko, malapit ko na mapuno ng stickers. Dito naman ako madalas pag may meetings or gusto ko ng privacy kasi soundproof siya. So kung nabibwisit na ako, dito ko nilalabas lahat. Charot lang. Mga 11 AM gising na yung influencers namin. So this time magre-reply ako sa kanila para mag-follow up at kunin yung insights for reports. Ito naman si Leona, siya yung TikTok intern namin. Tapos natapon niya yung tubig ng kasamahan namin, kaya ayan, naglinis muna kami. Birthday ng kasamahan namin, kaya pumunta muna kami sa Pavilion Mall para kumain ng lunch. Kumuha ko nitong blue coin para sa MRT kasi libre ulit yung pamasahe. Di naman rush hour, kaya mabilis lang yung biyahe. Sobrang ganda nitong mall na to, pero nakakamiss pa rin yung MOA sa Pinas. Siya nga pala yung birthday boy at reason bakit dito kami nag-lunch ngayon. Umorder ako nitong carbonara, tapos nag-share kami ni Leona. Ayan naman yung in-order ng mga co-work ko. Halos lahat sila Malaysian or Chinese. Meron ding taga Brunei at ilang Pilipina, pero may meeting sila kaya hindi sila nakasama. Mga 1:30 nakabalik na kami sa office. This time focus naman ako sa pagbe-brainstorm ng TikTok contents at pag-arrange ng mga flights at emails kung sakaling may duty travel or pinapadala kami sa iba't ibang countries para gumawa ng contents. Ito rin yung time na nag-e-edit ako ng mga videos. Sa sobrang focus namin, din na namin napansin yung senior namin na kanina pa palang nasa gilid. 6:30 PM na ako natapos, di na ako nagpasundo kay Eddie para makatipid. Nag-train ako papunta sa Serdang Station at naglakad pa uwi. Syempre, libre na naman. Dito sa Malaysia, kahit 7:15 na may araw pa rin. Tapos chine ko lang saglit kung dumating na yung Budol finds ko. Ayan, online shopping pa more! At finally, nakauwi na rin ako. Salitan kami ni Eddie pag nagluluto. Turn niya ngayon, tapos ako naman ang tagahugas. Nagluto siya ng tuna pasta na lagi naming nakikita dito sa TikTok, tapos chicken sausage at nuggets, kasi bawal ang baboy dito, kaya ayan, puro manok. Masarap naman kaso yung sibuyas, hello pa. Ang haba na ng mini vlog ko at nahihingal na ako mag-VO. Comment kayo ano pang gusto nyo malaman sa OFW life dito sa Malaysia. Bye mga person!